So hello po mga kat-pamilya, kat-tropa. Bali, ang isi-share ko po sa inyo ay ang gamit ko pong cat litter sand. Na bukod po sa budget-friendly na, is organic pa. Kailangan na kailangan po natin ito sa ngayon para po tayo ay makatipid. Kasi alam naman po natin na ang bilihin ay papataas po ng papataas. So wala na pong mura ngayon mga kat-pamilya. Kaya mga meowdy, mga meowmy na tulad ko na gustong makatipid, sa palagay ko para sa inyo po ito. Dito po sa channel na to, dito po ako nag-a-upload ng informative at inspirational stories about sa aking mga alaga. So tara na po, ituturo ko po sa inyo ang prosesong ginawa ko para po sa aking budget-friendly at organic na litter set. So ang unang gagawin nyo po mga kat-pamilya, humanap po kayo ng paggawaan ng furniture dyan malapit sa inyo. Tapos po kausapin nyo po yung may-ari na kung pwede po kayo na po ang kumuha ng kusot nila. Kasi normally po tinatapon lang po nila yun eh. Tulad po nung kinausap ko dito malapit sa amin, dati daw po tinatapon lang po nila ang kusot nila. So every time po nakukuha ako ng kusot sa kanila, nagbibigay po ako ng pangmeryenda. Kasi isasako po nila yun, so mapapagod sila kahit pangmeryenda lang ba. So ganoon na rin po ang gawin nyo kapag ka meron na po kayong nakausap dyan malapit sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo yung tatlong sako na kinuha ko kailan lang at yung napakasimpleng proseso po na gagawin po natin sa kusot bago po natin ipagamit sa ating alagang pusa. Ito po mga kat-pamilya, yung kusot na kinuha ko sa furniture dito malapit sa amin. So kung titignan nyo po, ayan po siya. Ayan, maalikabok po siya. So kahit tayo po hindi po nakakayanin ng ating ilong, kaya ang gagawin po natin, babasahin po natin ito. Kasi kung ganito po siya, hindi po ito pwedeng gamitin ng ating mga pusa. Kasi panigurado po sasakit po ang kanilang ilong. So pagka binasa po natin, ganito po magiging itsura niya. Ayan po, bali araw-araw po, binabasa ko po siya hanggang sumipsip po siya ng tubig. Pagka sumipsip po siya ng tubig, ayan, mamamaga po siya, matatanggal yung pinaka-alikabok niya. Alam niyo po ba yung nabibili natin sa Shopee or sa Lazada, yung organic na litter sand? Ayan, ganyan po siya, ayan. Ito po parang medyo nasobrahan po siya sa pagbuhos ko ng tubig. So pagka nasobrahan po siya, pero mamamaga po talaga siya mga kat-pamilya. Ang gagawin niyo lang po, ilalagay nyo po siya sa isang lagayan, ayan, hanggang sa medyo matuyo na po siya. Pagka meron pong buo-buo, ayan, dudurugin nyo lang po. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo, pagka ready na po siya para ipagamit sa ating mga alagang pusa. Kat-pamilya, ito po yung before and after na ginawa ko. Ito po yung before, kung makikita nyo po, ayan, maalikabok po siya, ayan, nakikita nyo po yung lipad ng alikabok. So after po, nung basahin ko po siya everyday within 3 days, eto na po siya. Ayan, wala na po siyang alikabok. Tsaka kung makikita nyo po, sumipsip po ng tubig yung pinaka kahoy. So namaga po siya. Kung meron po kayo makikita ganito na buo-buo, ang gagawin nyo lang po is, ayan, dudurugin nyo lang po. Ayan po. So ganyan po yung kalalabasan niya. Hindi na po siya magiging masakit sa ilong. Ayan. Hindi po tulad nito, ayan o. Kikita nyo po yung lumilipad na das. Pero ito po, okay na po siya. So, susubukan po natin yan siya sa kanilang litter box. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. Ayan po mga kat-pamilya, nilagay ko na po sa kanilang DIY na litter box. Ginawa ko po yung box na yan. Para po, hindi po magtapon-tapon yung kanilang litter sand. So, ayan po. Nandyan na po siya. Ang ginagawa ko po, kat-pamilya, bago po, nilalagyan ko po siya nito. Ito po. Gumagamit po ako ng cat litter deodorizer bago ko po ipagamit sa pusa ko. So, ang gagawin ko lang po, ihahalo ko po ito. Ayan. Ganyan. Instant deodorizer po. Tapos po, ahaluin nyo lang po. Ayan. Ayan. Ayan po. So, magiging mabango po siya. Ayan. So, pwede na po natin itong ipagamit sa ating mga alagang pusa.
So, ayun po mga kat-pamilya, nakita nyo po yung prosesong ginawa ko sa kusot na maalikabok before. So, tubig lang po ang katapat niya mga kat-pamilya. Bubuhusan nyo lang po siya ng tubig. Siguro po mga 3 days ko po yung binubuhusan ng tubig araw-araw. Hanggang sumipsip po ng tubig ang kusot at mamaga po ito. So, matatanggal po talaga ang alikabok niya. Tulad po ng nakita nyo, yung before at saka yung after, di mo ba, hindi na po siya masakit sa ilong. Plus, ito po pala, yan, ang cat litter deodorizer. So, binili ko po ito mga cat pamilya sa supermarket, 185 po siya. So, paglagay mo po talaga, paghalo mo po dun sa organic na litter sand, yung kusot na ginawa natin, instant bango po talaga siya. So, malaking tulong po ito. So, ngayon po, tingnan naman po natin ang reaction niya pagdating po sa poop at saka sa wee-wee. Ngayon po mga kat-pamilya, nag-poop na po sila at saka nag-wee-wee. Ito po yung wee-wee nila. Kukunin po natin yung pinaka-wee-wee nila. Ayan. Ayan po siya. So, nagbubuo din naman po siya. Mga kat-pamilya. Ayan. Ayan po siya. Alam nyo naman po kung saan yung part na may wee-wee niya. Ayan, nagda-dark po siya. Ayan. Pagdating naman po sa poop, ito po yung poop niya. Saan na ba yung poop? Ayan. So, gaganyan ninyo lang po siya. Ayan. May iiwan din naman po. Ayan. Bali, nababalot din po pala yung poop niya. Ayan po. So, ganyan po siya. Tapos, aayusin nyo. Tapos, maaamoy nyo pa rin po yung amoy nung cat litter deodorizer. Ayan po yung poop niya. So, ganun po siya, cat pamilya. So, ayun po, mga cat pamilya. Nakita nyo po kung ano po ang reaction ng ating organic na litter sand pagdating po sa poop at saka wee-wee ng ating mga alaga. So, okay po siya, di po ba? Ang sikreto lang naman po para hindi bumaho ang ating tahanan at mga amoy pupo at wiwi ng ating mga mahal na alagang pusa ay ang palaging paglilinis po dito. Kahit ano na pong, kahit mamahalin pa po yung mga litter sand na gamit natin, kung hindi naman po natin palaging lililinis yung kanilang litter box, baliwala din, lang din po. So, ako po, nililinisan ko yung litter box nila morning tsaka evening. Minsan po, mapadaan lang po ako kung masilayan ko po na meron pong poop o kaya wiwi. Minsan po, tinatanggal ko na rin po iyon. So, sa ngayon po, masasabi ko po na satisfied po ako sa ginagamit ko ngayon. Basta, tiyaga lang po at tsaka maraming sipag. Yun po ang pinakasikreto niya. So, ngayon po mga kat-pamilya, kung meron pa po kayong ma-share sa akin or sa amin na mas budget-friendly na litter sand, pwede nyo pong i-comment sa baba para next time naman po, yun naman po ang ating masubukan para kung saan po tayo makakatipid. Yun po ang importante sa ngayon. Yung health po ng ating alagang pusa, hindi po nasa-sacrifice. At the same time po, yung ating pong budget ay hindi din po nasa-sacrifice. Yun po ang importante ngayon. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito para nang sa ganun po pare-pareho po tayong makatipid mga kat-pamilya. Lalong-lalo na po ngayon tulad nga po ng sinabi ko kanina, papataas po ng papataas ang bilihin. So kailangan po nating magtipid mga kat-pamilya. So ano pa pong hinihintay nyo mga kat-pamilya? Tara na po, magkusok na po tayong lahat. So hanggang sa muli po, God bless po sa ating mga pet lovers!